Hi guys. Okay, first we need the ingredients like chicken breast fillet and ham together with the cheese. Yan yung filling. And then we need all-purpose flour for coating. And then beaten eggs. And then next natin is yung breadcrumbs. Yung final coating natin para din sa ating chicken cordon bleu. Okay, first step, kailangan natin pukpukin muna yung chicken breast fillet para mas maging tender siya, para mas madali rin siyang i-roll. Para later din, pag nilagyan natin siya ng seasoning, talagang masisipsip ng chicken. Okay, wait lang natin siya hanggang sa makita natin na fine na siya, pwede na siya yung i-roll talaga later. Next thing to do is to put the seasoning like ground pepper and then yung ating salt. Make sure lang na well spread siya doon sa ating buong chicken pati din sa may bandang likod. Okay, next ilagay na natin yung ham sa center ng chicken. Then mag-add pa tayo ng half ng ham para pag ni-roll natin yung buong chicken, meron siyang ham. Dyan, ilagay na natin yung cheese. Depende sa inyo kung paano nyo siya ilalagay. Kasi ako slices yung ginawa ko dun sa cheese since wala akong nabili nung Eden na square slice siya, yung parang pangpalaman sa tinapay. So, i-spread ko na lang siya ng ganyan sa gitna. And then, after that, pwede nating i-fold yung gilid ng chicken para pag ni-roll natin siya, makita natin na talagang intact siya. So, make sure lang na hindi maluwag yung pagkakaroll natin para hindi mag-loose yung chicken. I-roll lang natin ng dahan-dahan para madali lang siyang i-dip dun sa ating flour. Yan. Once na okay na, i-roll natin siya ng dahan-dahan dun sa flour. Make sure na yung buong chicken, makoat siya ng flour. First step natin is yung sa flour since para pag dinip natin siya sa egg mamaya, mas kumapit yung eggs. Yan. Then, pag sa tingin natin okay na, i-dip naman natin siya dun sa egg. Make sure din na coat yung buong chicken para pag nilipat naman natin siya sa breadcrumbs, madali lang din kumapit yung ingredients. Yan. Okay, so last step of coating natin is yung breadcrumbs. I-roll lang natin ng dahan-dahan or ipat natin para mas dumikit siya. So make sure lang din na yung buong chicken is malagyan ng breadcrumbs para pag finay natin yung buong chicken, meron siyang coating. Then set aside the chicken. Kunin natin yung kaserola, painitin muna natin bago natin ilagay yung mantika. Once na okay na, lagay na natin yung cooking oil and then wait natin until mag-heat siya para pag nilagay natin yung chicken, maganda yung pagkakaprito. So, pag mainit na, kunin natin yung ginawa natin chicken kanina and then make sure lang na low fire siya para pag prinito natin, hindi siya yung biglaan ng luto. And then, i-turn side lang natin yung ating chicken cordon bleu para yung whole chicken well-cooked siya. So, pag nakita natin na nagba-brown na siya ng konti, bantayan natin mabuti para hindi masunog. So, make sure lang natin na yung
buong side ng chicken, ma-well fried natin siya. Once okay na, pwede na natin siyang kunin at i-drain yung mga excess oil bago natin hiwain. So while waiting, pwede nating i-prepare yung sauce. So depende sa inyo kung anong sauce yung prefer niyo sa chicken cordon bleu. Since fried naman siya, ako mas prefer ko yung mayonnaise at saka yung mixture ng ketchup. So, lagay lang kayo ng exact amount ng mayonnaise na gusto nyo and then i-add nyo yung ketchup. Para dun sa iba kasi mas prefer nila yung tartar sauce. But for me, hindi kasi ako kumakainan. Kaya ito yung prepare ko. So, pag okay na, well, mix nyo lang siya. Then, pag nakita nyo na well combined na yung ating ketchup at mayonnaise, pwede nyo na siyang iset aside for later para sa dipping ng ating chicken cordon bleu. So, ayan, okay na yung ating chicken cordon bleu. Ready na siya for slicing. So, islice lang natin siya mga about 1 inch. So, dahan-dahan lang natin siyang islice para hindi siya mag-loosen up. So, ako, i-remove ko lang yung toothpick na nilagay ko kanina na pang-hold habang fina-fry yung chicken. So, there you go. Here's our finished product for chicken cordon bleu. I hope you learned something and you can try it on your home. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Happy eating!